gusto lang i-add sa topic natin kung magkano yung ginastos ko dito, at least meron kayo idea. So guys, una, nakadepende yun if meron kayong kakilalang maker or seller. Iba yung price ng seller, iba din yung price ng maker. Maker. Kasi guys, yung maker is siya mismo yung gumagawa. Yung seller, ito siya, bibili niya pa dun sa maker and then bibenta niya. No? And iba yung price ng kaibigang price. So ito lang pakita ko sa inyo guys, yung kung magkano yung total na nagastos ko sa airgun. Okay. Ito palang i-shout out lahat. Hindi ko masaisay, no? Lahat ng matangkilig ng ating channel, and hope soon makakapag-upo na ako sa aking computer para maisa-isa ako at makapipaste ko yung mga nagpapakamusta yan sa ating channel. Okay, so unahin natin yung kulata. Okay, yung kulata guys is yung price range nito from 1,500 to 4,500. Okay. Sa akin, nakuha ko siya ng 1,500 kasi kaibigan ko yung gumagawa. Yung hammer type assembly, nagkukos siya ng 3,500 to 5,500. Tapos may idea na kayo. Yung airgun na stock, yung airgun ko mismo, ito. Yan, wala pang kasamang ganito. Yung back then, may tayo sa mga videos ko. 13,000 na nabili ko doon sa kaibigan ko. Yung stainless steel na tank, nagkakalaga siya ng 4,500. Ito ay 1.5 outside diameter and 12 inch yung haba. Yung stainless na offset, nagkakalaga siya ng 2,000 to 4,500. Ayan. Yung scope natin, nagkakalaga siya ng 12,000 to 15,000 pesos. Yung ako lang gumawa nito guys. Makakabili din kayo nito sa Lazada, yung ano niya, ang tawag doon, yung pang tanse, tanse ba ang tawag dito, or fishing line. Tapos ito guys, binigay sa akin ni yung kaibigan ko na si Bro Richard Sumagaysay. Andito ngayon sa lugar malapit sa amin. Okay. So ito guys, okay, so ito is nabili ko siya ng 1,500. Ako lang nagpakinis, no? 1,000. Yun, sabi niya pa sa akin, yung ililibre niya, yung ano pa, yung sa bar band. So, thank you so much, sir. Amigo Gio. Pero magkabahay din tayo doon. Nakakaya naman. Puro libre na lang. Mas, yung iba, mas mahal or mas, basta yung pinakamura is 1,000. Sa akin is parang presyong kaibigan lang to. Alright. So, kung ito total ko yung ginastos ko sa hindi yung price range na mababa o mataas, ito total ko siya. So, ito total natin ng kulata, 1,500. Hammer assembly, 3,500. Yung airgun is 13,000. Yung stainless steel na tank is worth 4,500. Stainless steel na offset, worth 2,000. Sa loob dito. Yung dito, yung offset natin. Yung offset, siya yung tagasalo from receiver, offset, and then yung regulator natin. Siya yung sa gitna. Yung ating Tixai adapter na worth 1,000. Guys, so yung total, yung ito total natin lahat to, is nagkakalaga siya ng 38,000. And so, at least compact na guys, no? Ibig sabihin, no, na ano na siya, buo na siya. Kung nasa budget kayo, so syempre you can choose yung mga CO2. Pag makakaangat-angat na, is you can choose the PCP. Kung kayo ay parang hindi kayo mahilig sa collection, but I doubt guys, ay, no? Kasi sa pagkakaalam ko guys, pag nagsimula na kayo sa pag-i-airgun, wala na ngayon, wala nang stop yun, talagang tuloy-tuloy na. Stop it. Get some help. So,
there's a possibility na hindi lang isa yung air gun ninyo. But halimbawa, pag sinabi nating minimalist kayo, nag-aaral kayo paano mag-minimalist yung parang, yung ano ba, yung hindi nyo gusto maraming mga gamit sa bahay, ganun. So, you can have this kind of PCP. Kasi yung PCP is, hindi mo na kailangan mag-fill ng CO2. Now, kaso, yun lang yung disadvantage doon, yung maintenance. Kasi maraming o-ring, but alam mo talaga paano mag-compone or mag-ayos ng PCP. Kasi medyo meticuloso siya. Diba, alam mo na, you can have this. Meron siyang pang target shoot at meron ding pang tiksay. Kung marami kayong isda sa lugar ninyo, you can do the pang tiksay. I'm not for sale. Kasi hindi allowed sa YouTube yung selling ng airgun or modification ng airgun. So that I don't go on selling. This is not for sale. And di na po ako nagbebenta. Yung last time lang po yung mga collections ko. But for now, hindi na po ako on buy and sell. If you want po na talagang gusto yung bumili, you can join sa mga Facebook group. And marami po doon mga mga group doon na pwedeng salihan at makapag-inquire po kayo kung ano yung mga gusto nyo bilhin. And just want to remind you guys na be careful lang sa mga scams. Nani? Omae wa mou shindeiru. So, careful lang po tayo para maiwasan po natin yun. Alright guys, so far masaya ako sa unit ko. Yan. So, ang katapat nito is liha. So, more pa na liha dito para na maging pulido and magiging saysay to if magamit siya. Andan nyo guys, no, parating yung sinasabi, may different kind of individuals kung ano yung hilig nila pagdating sa airgun. Kasi yung pag sinabi natin airgun, akala natin yun lang, shoot and ano lang. Mainly kayo sa target shooting lang. So, yung airgun ninyo is most doon is pinapaganda ninyo, pinapaganda ninyo, pinipaint ninyo, mayroon kayong idadagdag doon, yun. If more kayo sa hunting, sa field, di magaan yung airgun ninyo, matibay kasi pag nahulog, mga ganon, magaan siya, easy to dalhin, and makakapag, ang gaan dalhin, bang hindi siya nakaka-stress, at mga gamit ninyo. If you are in the, gusto nyo magka-airgun, matry. So, humiram na lang tayo para na hindi gasa sa pera. Pero darating yung point guys, correct me if I'm wrong, pag nasubukan nyo ng airgun, talagang napamahal na kayo sa ganitong hobbies, naging passion nyo na siya. Hindi lang maging isa yung airgun ninyo. Actually, maging dalawa, tatlo. Ayan. So, meron ding talagang serious sa target shooting. Talagang nag-freehand sila. Freehand into a collection. Ayun. So, pumibili kayo ng mga, pag may pera kayo, nag-invest na kayo nun. Halimbawa, bibili kayo ng iba't ibang klaseng brand na legit na brand abroad and local. Tapos, sinisave nyo yun. Tinatago nyo. Yung mga magandang mga airgun sa Pilipinas, yun. Parang, you buy it kasi galing mismo sa company, tapos sinatago ninyo. Isa sa hindi kumukupas na airgun hanggang ngayon na pag binabanggit yon parang andun yung quality and then the build ng isang airgun is the arm score. And ako mismo nagsabi, arm score na airgun. Yung gawa nila, from kasi company yung gumagawa, machine. So, paglabas nun talagang pulido yung pagkakagawa. Ngayon may mga airgun na mga gawa na talagang magaganda. So, pagbili mo, gamit ka na lang. Ayan. Sa akin naman guys, the reason why na ito yung mga airgun ko, kasi mahilig ako sa, alam mo nang, yung gusto kong design. Ayan. And then, pag natanggap ko yun, yun yung, para sa akin yung doon yung satisfaction ko. Alright guys, so meron kayong extra dyan na, Pero actually ito ay ginawa pa ni, nakalimutan yung pangalan. So, siya yung gumawa nito. Yung parang na ito. Parang may sentimental value na. Kaya hindi ko na to papalitan. Dito na sa magsistay. Next time, hopefully, matapos ni Migo. Migo, alam ko na nanonood ka. Matapos ni Migo yun, papakita ko sa inyo yung yung upgraded na PCP na stainless steel and for competition. Ayan. Titingnan natin if okay yung barrel. Pag hindi, the reason why I don't buy imported na mga barrels is gusto kong sana
ano yung quality nandito sa atin sa Pilipinas. Yung parang, if I'm going to join the competition, yung gamit ko talaga, maliban sa scope, kasi wala pa siguro gumagawa ng scope dito, is most is Philippine-made. Kasi dadalhin natin yung bandira ng Pilipinas. It's purpose. Alright guys, so thank you so much for watching. Hope you have a great night. And if you have any karagdagan, you just go in the comment section. Magbigay kayo ng mga info, makatulong sa mga kasamahan natin. And sorry, hindi ako makakapag-reply. And pangalawa, I'm not for selling po. Ayan. So if you want to buy, just go lang po kayo sa mga online Facebook group about Airgun. I'm not for selling and I'm not selling this guys. I'm just sharing you yung mga magagastos nyo pag magpagawa kayo. Price range, at least may idea kayo na ay hindi pala overpriced or normal lang yan. Alright. So thank you so much and have a blessed and wonderful night. Enjoy, keep safe, and chill. This is Dave Lopez from Rifle House Philippines and peace out.